Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Leilani Channel. Guys, beginners pa lang po ako and hopefully may mga magsusubscribe sa akin. So, pagpasensya nyo na po guys yung mga videos ko ngayon kasi nag-aaral pa lang po akong mag-vlog. So, madami din akong mali ngayon. Pero simula na din ako kasi gusto ko din mag-inspire ng ibang tao. Yung ano man ng mga ano ko, yung mga pinagkakaabalahan ko po. Sana makatulong din ako sa ibang tao, 'di ba? Pero bago guys, sana paki-subscribe yung channel ko at paki-like na din, paki-share yung mga videos ko, paki-view na din po. And nung una ko pong video, ang diniscuss ko po is about sa insurance policy ng asawa ko sa Sun Life. Na yun ay sinabi ko doon na San Maxiling po na talaga din yung kinuha ng asawa ko. Ngayon, i-discuss ko din yung sa akin. Actually, parehas po kami ng kinuha. Ito din po, oh. San Maxiling 100. At ako po dito ang insured. So, guys, from Sun Life. So, this is the policy information. Policy owner, Leilani C. Agustin, yours truly. Life insured, yours truly. Ang issue age po nito is 40 years old. So, dito guys, alam nyo kung bakit ako kumuha ng insurance naman po sa akin kasi 'di ba yung asawa ko siya ng breadwinner tapos ako din minsan tinutulungan ko din yung asawa ko tapos kaya nagpursige ako na kumuha ng life insurance sa Sun Life is alam ko na in the future makakatulong to sa akin kasi alam naman natin na habang tumatanda po ay magkakasakit po talaga tayo saka tayo naman, yung death ay doon talaga tayo pupunta lahat. Diba? So, kailangan natin to guys. At ang life insurance po, at na may kasamang health insurance sa ka-investment ay ito po ang kinuha ko at maituturing ko po na napakahalaga guys kasi covered nito ang hindi lang sa life, hindi lang sa death covered, kundi sa health insurance din o meaning may health benefits din na makiklaim pag sakali lang. Ito po ang kagandahan ng plan na kinuha ko sa sa Sun Life. Alam nyo guys, kung bakit ako kumuha sa Sun Life is alam ko na ang Sun Life is stable na. Kahit i-search nyo po sa YouTube saka Google man, o kahit sa kanino mang mga financial advisor. Doon ako nag-search kasi din sa yung pinag-aaralan about sa insurance ng Sun Life. Kasi ang alam ko doon na ang Sun Life po ay sila 127 years ng Sun Life na nag-operate. So, alam natin na o doon natin malalaman kung gaano siya ka-stable, guys. Although madami naman talagang madaming life insurance provider na legit like Pro-Life, AXA, Manulife, Pocolife, Pilam Life, yan magaganda po lahat yan. Kahit BDO Life, okay din. Basta kung gusto niyo kumuha ng life insurance, tips ko lang sa inyo is dapat i-check niyo yung background niya. Mag-search din kayo bago kayo kumuha kasi doon natin malalaman kung gaano sila ka-stable. Pwede kayong mag-YouTube, ganun kayong ginagawa ko. Saka maghanap din kayo ng legit na financial advisor.
Dito po guys, i-discuss ko about sa ano, summary of my benefits saka yung pinaka-premium ko na. Ang coverage po ng plan na kinuha ko, ang pinaka-basic cover niya is 350,000. Tapos, ang makukuha ko is 200% ng 350,000. So, meaning 700,000. Tapos, ang additional benefits na kinuha ko din, accidental death, critical illness benefit, hospital income benefit, and total disability benefits. Guys, dito ang pinaka total po ng binabayaran ko is 19,600 pesos. Alam nyo guys, halos same lang kami ng benefits ng asawa ko, pero ang laki ng agbot ng premium natin kasi dun sa ano, sa pagkuha ng life insurance. Ano, nakabasis dun sa age, gender, tapos tapos kung ano man ang nature ng work. Kaya mababa na mas mababa yung asawa ko, ang mas mababa yung premium ko sa asawa kaysa sa asawa ko. 19,603 lang sa akin sa isang taon. Compare sa kanya na almost 30,000 a year. Diba? Kasi siya, yung asawa ko na is 43 years old nung na-issue yung plan niya. Saka rated kasi yung trabaho niya, kaya dun, yun talaga nagpamahal sa kanya dun sa insurance. Alam nyo guys, sa mga ano, may nagbabalak mang kumuha sa inyo, naku, simulan nyo na guys kasi laking pagsisisi ko kung bakit late ko nang nalaman ang benefits ng life insurance. Kasi nung mga 20s pa ako, nasa abroad pa ako, dapat kumuha na ako nun eh. Nung nasa Taiwan pa ako, saka nag-Cyprus din ako, hindi ko man lang naisip. Saka lang, nagkaroon ako ng eye-opener nung ano, nung almost na-aksidente na yung asawa ko. Actually, na-aksidente siya ng 3 times. Pero ang pinakamalala doon, yung nabasag yung motor ng asawa ko. Kaya nagporsigido na ako talaga na kumuha, guys. Kasi ang alam ko guys, talagang napaka-importante ito. Lalo na sa ano, sa mga breadwinner, kahit kung sino mang kumikita na may binubuhay, dapat kumuha na kayo. Kasi once na nagkasakit na kayo, baka kayo na ang i-decline ni insurance provider. Kaya saka habang tumatandang, mahal-mahal na to guys ha. Kasi ito po, pwede ding pang retirement na to. Hindi lang din sa man about sa patay. Pagka, hindi lang naman to mag-claim ng beneficiary kung ano, kung namatay na yung insured. Ako na insured, halimbawa, pag nagkasakit ako, may hospital income benefit din ako. Saka ano, saka critical illness benefit. So, okay lang. Magagamit ko din. Saka ito, nagbibigay ito sa akin ng peace of mind, guys. Saka ito, naka-plano to para sa pang-college ng anak ko. Wait, guys, i-check ko lang. Ano ba yun? Yes. Explain ko sa inyo yung mga covered na sakit tong anak ko. Kasi ako kasi, guys, eh, may critical illness benefit ako, kaya babasahin ko sa inyo yung ano, yung some illnesses na common sa atin, 'di ba? Ang coverage nito is acute heart attack, Alzheimer's disease, coma, deafness, loss of speech, loss of limbs. Tapos, terminal illness, total blindness, paralysis. Tapos, yung mga iba pang ano, critical illness, surgery. Ito sa puso, guys. Saka, stroke. Yan. Di ba common yan? Stroke, cancer, yan. Sinabi ko na lang sa inyo yung mga pinaka-common. Basta, ang common dito ng coverage ng ano, ng sa sickness is stroke, cancer, heart attack. Yan. Covered niya lahat. Malaki na ang ano ng
malaki ang ano makukuha natin na benefits dito, guys, kaya dapat kumuha na kayo. Ako nga 40 years old na, ay 41 years old na ako eh, kaya mahal na din premium ko. Kung mas bata pa kayo, di mas bata, mas ano, mas mura din ang life insurance ninyo. Ito po guys ah, yung pinaka ano niya, pinaka breakdown yung sa plan ko. My plan is San Maxiling 100. Ako po ay non-smoker. Ang coverage niya is 350,000 time is 2. Magta-time is 2 na siya guys pag i-claim mo siya kasi 200% yung ano makiklaim mo. Tapos naglagay ako ng rider na accidental death, critical illness, hospital income benefit. In case na ma-accident ako guys, ang halimbawa yun ang cause ng death ko. Diba yung 700,000 na pinaka-face amount niya? May add yung ano, yung 350,000. So magiging ano na siya, 1 million na mahigit. 1 million and 50,000. Tapos ang critical illness ko it's ano, 250,000. Ang kagandahan kasi ng CIB, once na na-diagnose ka lang kahit hindi ka pa ma-hospital, yun may lump sum kang makukuha guys. 250,000 na siya. Tapos, ang hospital income benefit ko is mababa lang 500 a day. Pero, para sa akin, okay na din yung 500 a day kasi malaking tulong din yan kasi sa wala, diba guys? So, ang yearly ko is 19,603 pesos. Tapos, nagbabayad ako ng quarterly 4,900.75. Yun yun guys, yung pinakasummary. Guys, maganda tong plan ko kasi covered nito ng ano, until age 100. Hindi ka mang, ano, gaya ng, hindi gaya ng ibang plan na like San Maxiling Prime. Pero maganda din naman San Maxiling Prime. Pero sa akin kasi to, ito ang pinili ko kasi ano eh, hanggang 100 years old ng coverage niya. Tapos, pwede din akong mag-apply ng ano premium holiday na 10 years to pay lang to. Pag ano, pag may budget na, pwede ko na siyang gawing 10 years to pay, ganun. So, gusto ko lang sabihin at inspire yung ibang ano, ibang mga mami dyan, mga ano, may dependent, kaya ng ano na yung mga may anak yun pag ano itong plan na to is ma-appreciate niyo talaga at napakahalaga mga guys kasi kung wala ka nito tapos once na out of the picture ka kawawa yung may iwan doble-doble yung sakit pag na maranasan nila pag once na ano na namatay tayo di ba kasi yung mga hospital bills ganun ito, malaking tulong na rin to. Diba? Kaya, ako, ito talagang, ipupus ko to guys, kasi, ang budget ko lang naman dito is, 57 a day lang, tapos yung asawa ko naman is, 80 something, ganun. So, ang binabudget ko lang is, 57 a day, okay na din yun kaysa sa ano, kaysa sa mapupunta lang sa wala yung kinikita ko sa pag-online selling sa kayong sahod ng asawa ko. At least ito, for saving talaga ako. Napipilitan talaga akong ano, or mapipilit ako na ano, na mag-save. Yung mga hindi kayang mag-save. Ito maganda guys kasi ito may ano na siya, may saving component na din siyang kasama. Kari-in-one ito yung ano, sikat ngayon na, ano, yung sikat sa insurance company na, ano, sinasabi nilang VUL. Ito, ma-appreciate mo talaga pag may anak ka na o may mga binubuhay ka kasi hindi ka na mag-isip kung paano na sila kung ano, kung paano, kung mawala ka na. So, I encourage everyone na kumuha na kayo ng life insurance.
habang bata pa kayo, kasi ako matanda na ako, mga ano na ako, 41 years old, gaya yung sinabi ko. Mahal na yung premium ko, guys. Saka, ako kasi may anak akong maliit eh. Ano, 3 years old pa lang siya. So, sa ano ko, sa plano ko, magiging malaking tulong to pag once na nag-college na siya kasi may kikitain naman tong fund value tong ano ko, itong plan ko. Hindi lang naman sa insurance na pupunta, kundi may bonus na din siyang investment na tumutubo din. Lumalaki ang fund value sa ano, sa paglipas ng panahon ba. So, ito lang guys, ang masasabi ko. Bago kayo kumuha din ng life insurance, ano, inuulit ko, mag-search kayo about sa ano, sa mag-search kayo sa ibang ano, sa iba't ibang life insurance companies. Makikita niyo 'yun sa YouTube. Doon kayo mag-research, kasi lahat ng tanong niyo andun na 'yun. Saka maghanap kayo ng legit na financial advisor. Tapos pag may ano, may makuha kayong financial advisor na doon na kayo kumuha, dapat ano din, dapat sasabihin niyo din sa ano, sa mga beneficiaries, kasi in case na may mangyari sa inyo, alam nila kung sinong kukontakin, di ba? Kasi yung iba kasi pag di mo sabihin, baka may insurance ka na binabayarang malaki, tapos hindi pala alam ng beneficiary mo na may life insurance ka na ganito, tapos hindi pa nila alam kung saan nila kukontakin yung ano, yung sorry, yung financial advisor. So, dapat mga papeles nito ay sabihin nyo din sa mga ano, beneficiaries. At ipabasa nyo din sa kanila para may idea sila, guys. So, sa susunod ko naman na vlog, guys, explain ko sa inyo yung kinuha ko din na tatlong memorial plans sa St. Peter. So, ito guys ang mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Ito ang pinagkakagastusan ko dito. Napupunta yung sahod ng ibang sahod ng asawa ko sa kayong pag-online selling ko. So, at least hindi na ako mag-worry kasi yung SSS ko saka SSS ng asawa ko, kahit man may PhilHealth, hindi yun sapat guys. Hindi yun kasi kundi lang din makukuha dun sakali. So, ito lang guys. Salamat at paki-subscribe, inuulit ko po, paki-subscribe tong ano channel ko, Leilani Channel. Tapos paki-views and likes na din mga video ko. Paki-support na din guys. Pasensya na po sa video to kung may mga ano man mali-mali man ganun o may hindi kayo nagustuhan. Alam niyo, baguhan lang tayo guys, pero ang purpose ko nito ay experience ko din at gusto ko ding makatulong sa iba kung may mga ibang katanungan. Kung may suggest man kayo guys, mag-comment na lang kayo sa video ko. Paki-likes and views na din. Salamat. Ito lang muna ngayon kasi magtitinda pa tayo guys. Bye!